Bali, nakagawa na ako ng ano, mga kanaypi, yung patungan ng tray at lagayan ng ilaw, tapos yung blower pan. Ayan, ganyan na yung design niya. So, ikakabit na natin dito sa thermostat yung wire ng blower pan at yung ilaw. Kasi magsasabay yan pag ano, pag on nung ilaw, sasabay din yung blower pan na iikot. What's up mga kanoypi? Nagbabalik na naman ang inyong lingkod, si Kanoypi, for another video. Ngayong araw, pupunta tayo ng Umingan at kukuha tayo ng bigas na naman na stock. Tapos, magbabayad na rin sa nakuha nating bigas kay Kuya Wiltan. So, nandito na si Mia. Bali, hindi pa kami namasada mga kanoypi. Hindi pa kami lumabas. Ngayon pa lang. At unahin muna natin yung ano, pagpunta ng Umingan. Kasi nga matraffic dito sa ano, sa may tulay ng Carmen mga kanaypi. Mahirap pag tinanghali tayo, di na tayo makausad dyan. So inagahan ko na, alas 9 pa lang mga kanaypi. Ay mag alas 9 pa lang. Anong oras na ba? 8:42 ng umaga. So palabas pa lang tayo. Let's go mga kanaypi. Sarado ko muna yung gate. Dito sa may tulay ng Carmen mga kanaypi, at buti na lang talaga na wala pang traffic masyado. Nagka traffic lang dito sa may truck na yan, oh. Pahangin muna ako ng gulong dito mga kanaypi, dito sa may sentrum ng Rosales. Pahangin muna tayo. Lahat na ng gulong natin mga kanaypi. Malambot lahat, side wheel, pati side wheel malambot mga kanaypi.
sidewheel pa. Okay na. Ayos na mga kanayipi. Dito na tayo mga kanayipi. Ate si Kuya. Wala? Saan pumunta? Taiwan? At Taiwan? Wala si Kuya Wiltan, mga Kanoy Pi. Kumalak pa yung bagas eh. Ayan, kumuha tayo ng ano, ng pagkain ng manok, mga Kanoy Pi. Integra 3000, tapos JMP4 yung ano, yung kinuha ko. Paghahaluin ko na lang yan. Lagyan na lang natin ng ano, ng successor para ano, pang pampahitlog. Sanga pulo. Ilikod daw ko. Punta tayo sa likod mga kanaipi. Doon natin kukunin yung 10 sakong bigas. Grabe. Mahal. Mahal ang mahal. Kasla jigi na nala mo lang dati ata sa bali. Jigi 1325 na nala. Para yung semi graded tadi na alam mo. Ate graded na talaga. Iba yung kamada. Pase. Dito lang ba? Oo. Ang pakas.
tulog lahat. Duwa dyan nga to. Tingnan ito dyan, Maisa. Okay. Thank you. Kompleto na mga kanipi. Alis na tayo. Paalam lang tayo kay ate. Ate, una na ako. Wala si Kuya Willard mga kanaypi. Wiltan, nagbakasyon daw. Kasama yung anak niyang dalawa. Buti na lang nandyan na yung kanyang asawa. At yan, nakakuha tayo ng stock na bigas ulit. Kahit wala si Kuya Wiltan. Nandito na tayo sa amin mga kanaypi. Nandito na yung 10 sakong bigas, pagkain ng manok, at bumili na rin ako ng ano, ng pananghalian na ulam namin. At ipapasok ko lang doon sa bahay yung mga yan, tapos lalabas na tayo para mamasada mga kanaypi. Hahabol tayo ng pasada ngayon. Anong oras na? 11:30 na ng umaga. Ayan. Alright. Kunin ko muna yung hand truck. Saka natin ipasok dun sa loob. Buhatin na natin to. Dito na yung first class na bigas. Talagang yung butil niya buo-buo mga kanaypi, kaya mahal. Hindi ko alam kung gusto pa ng mga ano, mga suki ko yan. Kasi mahal eh. Sana mabinta pa natin yan, di ba? Alright. Ito na yung last mga kanaypi na bubuhatin natin. Nandiyan na rin yung pagkain ng mga manok. Ayan. Magpapalit pa pala ako ng inumin ng aking mga alaga kasi nga ka maaga tayong umalis kanina eh. Pakain muna tayo ng aking mga alagang manok mga kanaypi. Itong maliliit, may pagkain pa sila eh. Dagdagan na lang natin. Ayan.
Wala pang itlog mga kanoipi. Maraming pagkain to. Ito to. Bali, hindi muna tayo mamamasada ngayon mga kanaypi. Tatapusin ko muna yung pinagawa sa akin na incubator. At shoutout nga pala sa nagpagawa na si Sir Aldo Sibayan. Ito na sir, gagawin ko na yung incubator mo na maliit nung kagaya nung sa akin, yung una kong ginawa. At effective kasi yun mga kanaypi. So ito, gagawin natin siya. At nandito na yung mga materials na gagamitin natin. Siyempre, styrobox. Ayan, bagong bago to mga kanaypi. Kailangan natin ng ilaw na 25 watts. Yung wire na gagamitin natin. Yung blower fan. Aluminum na to mga kanoipi, hindi siya plastic. Mas maganda to eh. Mas malaki. Thermostat mga kanoipi. Ayan. Yung tatlo yung pindutan niya. Ayan yun. Oh. Siyempre kailangan natin ng plug. Hawakan yan, tapos tape, babalutin natin ng tape itong ano, styrobox para mas matibay. Syempre yung tray na paglalagyan ng itlog dun sa loob, gagawin pa natin yan ng ano, ng lagayan ng ilaw. Yung receptacle pa pala nandun, nasa likod, nasa lagayan ko. At yan, kailangan natin ng salamin. Buti na lang may natira pa dyan na salamin. Ito na yung gagamitin natin. Okay, kunin ko muna yung ano, yung receptacle dun sa likod mga kanaypi, sa lagayan ko doon. Bali, inumpisan ko na gawin mga kanaypi. At una, nilagyan ko muna siya ng goma dito. Ayan, yan na yung magsisilbing parang bisagra niya mga kanaypi. Gumamit lang tayo ng glue para idikit dito sa styro yung goma na ito. Ayan, tignan nyo mga kanaypi. Ayan, okay na no. Ayos. So umpisan ko ng balutin yan para ano, para magmukhang maganda. Bali, nakagawa na ako ng ano, mga kanaypi, yung patungan ng tray at lagayan ng ilaw, tapos yung blower pan. Ayan, ganyan na yung design niya. So, ikakabit na natin dito sa thermostat yung wire ng blower pan at yung ilaw. Kasi magsasabay yan pag ano, pag on nung ilaw, sasabay din yung blower pan na iikot. Ayan. Bali yung ilaw saka yung blower pan, dito natin ilalagay sa ano, sa out. Ayan, yung dilaw saka yung block. Kahit magkabaliktad yan mga kanaypi, okay lang. Saka dito naman yung red saka block. Yan yung manggagaling sa ano, sa live, sa kuryente. Ganyan. Ganito yung gagawin nyo kung gusto nyo gayahin itong design ng incubator ko. Ayan, gawa lang kayo ng ganito. Ayan, kahoy. Dito nyo na rin ilalagay yung ano, yung ilaw saka yung blower pan magkabilaan. Pwede rin dito yung blower pan, pwede rin dito yung ilaw. Basta
magkakasalubong sila mga kanoypi, para yung init ng ilaw mag-circulate dyan sa loob ng styrobox. Ganyan yung kakalagyan niya, ang nakikita niya, diba? Ayan mga kanoypi, natapos ko ng ma-wiring sand. Bali, gagawin natin, i-fix na natin siya. Lagyan natin ng cable tie. Bali, papadaanin natin yung isang wire dito sa taas, mga kanipi. Para kung sakasakaling makapagpapisa na sila dito, syempre madumi, kailangan linisan dito sa loob ng incubator. Mabilis lang nilang tanggalin ito, itaas, saka nila lilinisan dito sa loob. Kaya yun yung purpose ng mahaba yung wire dito sa loob niya. At hindi siya nakapix yung yung lagayan ng ilaw saka lagayan ng blower pan, mga kanipi. Yan yung purpose niya para pag madumi na yung incubator, pwede mong linisan, mga kanipi. Walang sagabal na nakalagay dito sa loob ng incubator, di ba? Ditanggal yan. Ayan, pwede mong hugutin kasi babalik mo na naman. Ganyan yung purpose niya. Yung iba kasi tawag nun nakapix, mga kanayipi. Eh mahirap naman pag pag napisa yung mga itlog, marumi dito sa loob ng incubator. Kung hindi man lilinisan, mabaho. Bali, nalagay ko na yung plug niya, mga kanayipi. At ang gagawin muna natin, butasan muna natin dito sa side niya. Tapos dito sa side, gayahin na lang natin yung butas ng incubator ko na nauna. Ayan yung gagawin natin. Dito tayo sa side magbubutas, tatlo. Tapos tatlo din sa kabilang side. Ayan, yung butas niya, tatlo na mga kanoypi. Sa kabila din, bubutasan natin, tatlo din. May ilagay ko na rin yung hawakan niya mga kanoypi. Ayan, tignan niyo. Ayan, nandito na. Okay na mga kanoypi. So, antayin na lang natin na tumaas yung temperature niya. Ayan, 37.2 na. Ang bilis lang tumaso. 7.4, 0.5, 0.6, 0.8, mamamatay na yung ilaw niyan. Ayan, namatay na yung ilaw mga kanayipi. Tignan nyo, walang ilaw kasi na-heat na niya yung yung temperature niya. Tignan nyo, pumalo pa siya ng 37.9. ito mga kanayipi, kasalukuyan kung tinatabas yung lagayan ng salamin. Ayan. Kailangan ko nang tapusin to para para bukas maayos na lahat, di ba? Wala nang problema. Para bukas, pwede ko nang i-deliver sa Rosales itong incubator na to. Ayan mga kanaypi, nalagay ko na yung salamin. Ayan, kitang kita nyo na yung nasa loob. Bali dito, ayusin ko na lang bukas kasi gabi na, hindi ko na matapos yan. Okay na yan, basta may masilipan yan sa loob. Ito na mga kanaypi, natapos ko na, na-calibrate ko na ng maayos.
At sinubukan ko na rin na lagyan ng tubig tapos yung tray sa loob ng incubator. Okay na. Saktong-sakto na yung 37.0 at 37.8 mga kanaypi. So yan mga kanaypi. At available din yung ano, yung bigas. So kung sinong gustong mag-order, i-PM nyo na lang ako sa Facebook page na Noypi Vlog o kaya dito sa personal account ko na Ruel Cachuela Española. Pwede nyo rin akong tawagan dito sa number na to, mga kanaypi, para magpa-reserve ng bigas. Okay? Dito ko muna tatapusin, mga kanaypi, yung video na naman. Maraming maraming salamat sa suporta nyo palagi at lalong-lalo na sa ginagawa nyong no skip ads ng aking mga video. Maraming maraming salamat, mga kanaypi. Sana huwag kayong magsawa na sumuporta at sa ginagawa nyong no skip ads. Malaking tulong yun para sa pamilya ko. Okay? Bali, walang shoutout ngayon. Hindi ako nakapag-reply at na-busy. Tinapos ko talaga yung ano, incubator eh. So, bawi na lang sa mga susunod na araw. Maraming maraming salamat ulit at kita-kita tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.